Good morning mga tropa P. Maaga akong gumising kasi may vlog ako. Palubas kasi ako ng Manila. Kaya kailangan may pondo na yung vlog ko sa YouTube. Gigil yarn? Okay, toothbrush muna kunwari kasi nasa vlog. Kinuha ko na rin si Tyler para makaalis na kami. Sa mga gusto nga palang bumili ng choker na gawa ko, andun yung link sa description. No choice ako kasi wala yung tricycle kaya itong van ang ginamit ko. Uy, medyo mahina yung preno. Takbong pogi lang tayo. Ay, takbo lang pala, walang pogi. Shoutout sa mga taga San Jose. Ang aga, wala pa masyadong tao sa kalsada. Dumaan muna ako ng 7-Eleven. Tapos sabi ko kay Tyler, dito ka lang ha. Umuo naman siya. Bumili na ako ng favorite kong iced coffee. At this point, iniisip ko kung bakit ako nagbo-voice over. Kasi nga nakita ko to sa Facebook. Tapos pati yung boses, nagaya ko na. And ito na yung beach sa amin. Ayan o, ang ganda, diba? Yun lang, tapos na. Wop, wop, wop. Wait lang, di ba tapos? Alright, good morning mga tropa P. So, for today's vlog ay ano, kasama natin si Tyler dahil yung vlog na to is tungkol sa pros and cons ng experience ko sa pagkakaroon ng Husky. Based on my own experience ha, hindi ako nag-research, hindi ako nagtanong-tanong. Talagang share ko lang experience ko sa inyo mga tropa P for this vlog. At on the way na tayo ngayon papuntang beach kasi yun, baka nasasawa na kayo dun sa likod namin eh. Doon na lang ako lagi nagbablog sa may likod ng bahay. Alright, let's go! Ay, baba, baba! Sandali, hindi ipit-ipit mo yung tali dito tapos, teka, ano bang ginawa mo? Okay, come. Come. Tyler, come. Tyler, come. First time makarating na Tyler sa beach, oh. Abang lumalakad, umiihi. Abang lumalakad, umiihi, eh. Oh, mamaya na. Come, come, Tyler. So for today's vlog ay all about Siberian Husky. So ito si Tyler, yung binigay sa atin ni Sir Joel. Yan, shout out kay Sir Joel, halo-halo adventure vlog. Ito po si Tyler ay 6 months and 3 weeks. Yan. So ang mga Husky po pala, ni-research ko, medyo ano sila, medyo maliliit lang sila, hindi sila katangkaran. Ang male ay 20 inches to 23 inches, ganun lang sila katangkad. Pogi ng Husky, di ba? Gusto mo rin mag-alaga. Okay, panoorin mo muna tong vlog ko. So, ang Husky po ay may mga iba-ibang klase rin ng ano, ng type or ng coat. Meron tayong standard, ito, woolly. Meron din naman yung super woolly, yung sobrang kapal ng coat, parang chow-chow na yon. All right? So, ngayon i-discuss natin kung ano ba yung mga pros and cons. So, pros yung mga positive or mabubuti, yung mga cons yung mga negative naman or medyo bad na experience ko about dito sa asong to. Dito kay Tyler, yan. Woot! Okay, stay ka lang diyan, ha. So ang Husky guys, syempre unang-unang cons niyan. So syempre ang Husky mga tropa P, ang unang-unang pros nito syempre yung looks niya, 'di ba? Kaya nga tayo na-attract sa Husky or kaya ako nagustuhan yung Husky dahil sa looks. Actually dati may Husky na rin ako way back 2018 sa Baguio. Yan, malaki na kasi yung nabili ko eh, adult female. So ito ngayon, ako nagpalaki, 3 months nung binigay sa akin itong si Tyler. Kaya medyo napapasunod ko to kahit pa unti-unti. Pero hyper talaga to. Yun, syempre looks. Lalo na kung halimbawa mga ibang mga lalaki, kung single kayo, eto mag-ass husky kayo, malakas to makahatak ng chicks. Physical appearance, diba? Yun yung unang-unang pros para sa akin ha, para sa akin to, based on experience ko lang. Second, maganda yung temperament ng husky. Dahil mabait siya sa mga other dogs, hindi naman siya matapang, diba? Madali lang siyang i-socialize. Pwede mo rin siyang isama kung saan-saan, kagaya ng mga adventure, kagaya nito. Baka game siya kahit saan kayo pumunta, maasahan mo yung husky. Hindi kagaya ng mga ibang dog na, for example, ano ba, yung pug, yun, nagkaroon ako dati ng pug. Wala pang ilang meters, hingal na agad siya, no? Hindi kagaya na to, talagang maganda yung ano niya, yung healthy, healthy breed yung husky. Tsaka maganda yung temperament, okay? Number 3, hyper sila, no? So, hyperactive dogs din tong mga husky. Siyempre, meron yung positive and negative. Mamaya discuss ko yung negative. Pero siyempre nga, positive way, kung mahilig ka mag-jogging, mahilig ka mag-walk, ito, maaasahan mo tong husky. Ikaw yung susuko dito sa lakaran. Talagang pagbibigyan ka nito.
So healthy breed tong husky. Hindi sila yung tipong may mga ibang mga dogs kasi usually kagaya ng German Shepherd, may mga hip dysplasia silang ano. Yun yung kadalasang nagiging sakit nila, ang mga German Shepherd na show line kadalasan. So itong husky pati good for breeding. Kung balak mong mag-breed, maganda rin silang i-breed, healthy rin sila, parang Belgian, madaling i-breed, madaling mapabuntis, at madaling mapaanak. Hindi kagaya ng mga iba, lagi na si CS ito, good for breeding siya. Para sa akin ha, para sa akin. Correct me if I'm wrong, di ba? Yung may mga husky po dyan, experience nyo, comment down below din po kayo mga tropa pi. At isa pang pros nito, clean dog to. So malinis talaga siya no mga tropa pi. Actually, ito para tong pusa. Nagkaroon, di ba sabi ko nga may husky ako dati, para silang pusa. For example, nakatapak sila sa ihi nila or nabasa yung paa nila. Ang ginagawa nila, dinidilaan nila. Lagi sila nagdidila-dila sa paa. So clean dog sila. Ito nga halos di ko pa napapaliguan to eh. Pero hindi naman siya ganun kabaho. Unlike sa Belgian, German, talagang experience ko mabaho yung poop nila, mabaho yung parang oil sa coat nila. Talagang mas mabaho kaysa dito sa husky. Okay, punta naman tayo sa mga cons. So yung mga cons po, yung mga negative side na napansin ko dito sa husky ay unang-una escape artist. So talagang kapag kinulong mo siya, gagawa ng paraan, gagawa ng butas, maghuhukay, 'di ba? Tapos pag nakawala to, hindi ko to talaga. Actually ako talaga, sa totoo lang, wala talaga akong plano mag-husky nung una. Kasi ang alam ko talaga ugali ng husky, hindi mo matrain, tsaka kapag nakawala to, tatakbo ng tatakbo palayo. As in experience ko dito, pag nakawala to, tumatakbo, hindi na ako pinapakinggan, hindi na ako pinapansin. Kaya dati nung nakatira ako sa Baguio, maraming mga nakikita akong post sa group na maraming mga husky na nawawala or nakakawala sa gate, hindi na nakuhuli hanggang hindi na nakakauwi sa bahay. Yun yung unang-unang cons na napansin ko dito. So ang isa pang cons ay kailangan ng big cage or kailangan mo siyang i-walk regularly kasi itong mga husky po is working dogs. Kung makakita nyo dun sa Alaska or sa yung may mga snow, di ba? Yung husky talaga, more on pulling talaga sila nung mga yung mga sa snow, yung mga sledge ba yun or cart. Ginagamit talaga sila pang work. So gusto nila hila ng hila and takbo ng takbo. Ngayon, kung yung area nyo is medyo maliit, for example, naka-apartment kayo, eh hindi po advisable tong husky. Kagaya nitong si Tyler, yung paa nito medyo pangit, yung paa sa likod, lalo na nung kinulong ko siya sa maliit na cage, parang lalo siya naging sakang. Pero nung winowalk-walk ko na rin siya sa regularly and nilagay ko siya sa malaking cage, mas gumanda yung kanyang ano, yung kanyang paa sa likod. Yun yung isang negative na dapat nyong pag-isipan bago kayo bumuli ng husky. Big cage and regular exercise. As in talagang kung may work kayo, pag-isipan nyo muna bago kayo bumuli ng husky kung magiging busy rin kayo, di ba? Okay, number 3. Ang lakas nito mag-shed. Yung ano na to, yung mga ganitong aso, talagang pag nag-shed to, lalo sa may mga hika, mahirap mag-aso ng husky pag may mga hika-hika or may mga sakit sa asthma, di ba? Kayo mag-husky kasi malakas talaga ito mag-shed, lalo na kapag halimbawa naka-apartment lang kayo or nakakulong siya sa maliit na cage. Talagang pupunuin ito ng balihibo yung area nyo or yung bahay nyo. Okay, number 4. Ano na ba? Number 4 na? Okay, number 4 na cons. Ang lakas mag-ululong. No. Tyler. Actually, parang nakakahiya nga sa kapitbahay nung unang dumating to kasi iyak nang iyak, para pa namang dinosaur to pag umiyak, yung ganun. Teka lang, huwag ka muna malikot, nagbablog pa ako. Nung dumating to, nag-adjustment period sa bahay, halos 1 week, araw-araw, iyak nang iyak. Kaya yun, kapag maliit yung area nyo, syempre talagang for sure mareklamo kayo ng kapitbahay dyan. Isa pang cons, dami nating cons, napakapihikan kumain, picky eater, yan. So ito po yung husky talaga, napakapihikan. Ako ha, experience ko ha, pihikan siya kumain. Sabi ko nga, talagang nagtesting ako ng iba't ibang dog food bago ko napatino to na kumain. Ngayon nga, actually, minsan, hindi to kumakain pag umaga, pag wala siya sa mood. Lalo na pag medyo mainit, binibigyan ko lang ng yelo o kaya tubig. Yan, yun lang binibigay ko dito kay Tyler pag umaga. Pero pag gabi, malakas siya kumain pag medyo malamig-lamig na. I don't know kung ganun talaga siya yung husky ha, pero basta kapag mainit, walang gana kumain, tsaka mapili. Ang ayaw na ayaw ko lang gawin dito is yung lagyan siya ng table food. Kasi kapag ginawa ko yun, mas lalo maging pihikan to, no? Yan, kaya ako, tinaga ko talaga na dog food, tapos rice na konti, then
virgin coconut oil para sa coat niya. At minsan may vitamin siya, for sa blue, minsan may calcium. Yan, ganyan lang ang ginagawa ko. Kapag nilagyan ko siya ng ganun nga, in-spoiled juice sa pagkain, mas lalong magiging picky eater. Tapos ang ginagawa ko, pag hindi niya ginalaw yung pagkain within 15 minutes or 20 minutes, tinatanggal ko na, bahala siyang magutom. Pinapakain ko na lang dun sa mga ibang aso yung pagkain. So pag ganun, huwag niyong spoiled yung aso, hayaan niyo lang, tingnan niyo. Hindi naman siya pumayat, oh. Okay naman yung itsura niya. At isa pang cons, hindi rin to pwedeng bantay ng bahay. Dahil kapag pinasok kayo ng magnanakaw, ito pa yung unang mananakaw. Dahil hindi to na, actually husky talaga, hindi talaga siya pwedeng guard dog eh. Halos friendly talaga siya sa lahat, usually. Yan, normal sa kanila yung talagang mabait. Siguro may mga ibang husky na matapang din, pero para sa akin, sa experience ko talagang, ano siya eh, kahit may tao, hindi siya tumatahol eh. Tapos nakakapitan siya ng kahit na sinong tao. Grooming and maintenance. So ito po kapag, for example, nilagay ko dun sa malaking cage, pag nabasa sa ulan, nagkukulot-kulot yung coat niya, pumapangit. Yun, medyo mahirap i-maintain dito yung coat nito kasi sa husky talaga, ang nagdadala dyan, ang buhay niyan, yung coat. Diba? Ang hirap i-maintain. Kailangan brush-brush ka lagi. Tapos hindi mo siya pwedeng basa-basain. Sa shampoo, medyo maselan din kasi mayroong mga shampoo na malakas makapadry kapag hindi hiyang nung aso nyo. So mahirap yung grooming na to. For example, after maligo, hindi naman siya pwedeng iwanan ko lang dyan, hayaan kong matuyo. Kailangan ko pa siyang i-dryer. Diba? Tapos kailangan ko pa siya ilagay sa malinis na place para dun siya matuyo, hindi siya kapitan ng mga dumi, ng mga buhangin. Tapos kita nyo yung mga paan nito, kulay puti. Kapag ito ay nadumihan, ang mahirap dyan, pag nanilaw yung mga paa-paan niya, tapos yung mukha niya, mahirap tanggalin. So yun, mahirap talaga i-maintain dito yung kanyang grooming. At kung paano siya alagaan nga rin talaga, yun, medyo hindi siya pang beginner dog. Tapos extra tip ko lang no, sa husky, ito, hindi naman, may nagtanong kasi sa akin, medyo ilan-ilan rin nagtanong, kailangan daw ba naka-aircon yung husky? Hindi naman po, kasi ako yung area ko, kita nyo naman, medyo okay naman yung ventilation, tapos may mga puno sa likod, okay naman, medyo mahangin naman. So ito talaga, never kong in-aircon to. Kasi ang husky mga paps, basta in-spoiled nyo yan, sinanay nyo sa aircon, eh syempre, di ba, ganun na yun. Maliban na lang kung talagang area nyo is maliit, tapos mainit, ayun, tutukan nyo ng electric pan. Pero ako talaga, hindi ko talaga sinanay ito sa aircon. Tamang ano lang, tamang dun lang sa likod. Bigay-bigay lang ako lagi ng water. Hindi lang siya naubusan ng water. So, ayun lang mga tropa P. Sana po ay may nagkaroon kayo ng idea dun sa mga shinare ko sa inyo tungkol sa Siberian Husky. So, ako po ay second time ko lang rin itong alagaan. No? At ito, medyo may mga command na rin ito na ano, na alam. Kaya niya, no? Tyler, maghukay ka. Hukay. Oh, 'di ba naghukay? De biro lang. Okay, okay. All right mga tropa P. Nag-edit na ako ng vlog. Munti ko nang makalimutan yung mga shoutout. Kaya habol tayo ngayon for the shoutout. Okay, shoutout kay Raymond Sambo, John Ernest Alamo, BM Pepper from Dasmariñas, Cavite. Lyra Camille Zizon from Mamburao Occidental, Mindoro, kababayan natin 'to. Felicity Ann Turingan and Donel Malinlin from Isabela. Aaron Lopez Bondok. Glenn Esperanza, BM Kaido. Andrinel Lugmau, BM Bella. Jason Season, BM Tyra from Romblon. Gabriel Hilo Official from Lipa, Batangas. At kay Christian Duhay Lungsod. Yung pong mga tropa ping hindi pa na shoutout, nasa list kayo, abang-abangan nyo lang lagi next vlog. At hanggang dito na lang yung vlog. Keep safe, God bless, Pops Sneaks out.